topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa mga sabi-sabi at kuro-kuro tungkol sa kalalakihan. Ginawa po natin ang video na ito para maipaliwanag sa medical na paraan. Number 1, ano ang pwedeng gawin para mas maging mahusay ang performance ng kalalakihan? Ang sa akin, healthy lifestyle. Kasama po doon ang pag-e-ehersisyo. So, pagpapalakas ng low back o ng ating bewang at ng puson o pelvic floor. Merong tinatawag na Kegels exercise kung saan ang pagpigil, parang pinipigilan yung pag-ihi. So, count 1 to 10. Gawin po natin ito ng 10 counts 2 to 3 times a day. So, mapababae, mapalalaki, natutulungan pong tumibay ang pelvic floor. Tapos, yung pagpapalakas ng muscle dito sa likod natin para hindi tayo magkaroon ng low back pain. Number 2, mas meron bang erection sa umaga at mas interesado ba sa sex ang ating kalalakihan? Totoo po yan kasi mas mataas ang hormone na testosterone pagdating sa umaga hanggang mga 10 a.m. Kaya habang natutulog ang mga tao o ang lalaki sa umaga, nagkakaroon ng 3 to 5 erections habang tulog. Kasi nga dahil sa hormone na testosterone. Number 3, ang lalaki ba ay mas na-arouse sa pamamagitan ng paningin or kailangan bang gamitin ng mata? Yes, totoo po yan. Kasi gusto nila maganda rin ang kanilang nakikita. Kaya nga ang payo natin, mga misis, magpa-parlor po tayo at mag-ayos-ayos din tayo. At sa mga mister naman, bigyan sila ng budget para makapunta sa parlor at tulungan sa gawaing bahay. At baka bigyan din naman kayo ng reward ni misis kapag tinutulungan nyo siya sa kanyang gawaing bahay. Number 4, ang erectile problems ba ay dahil sa mataas na insulin, kulang sa tulog at tumataba or nakakabawas ba ng erections yung pagkakaroon ng mataas na sugar, puyat at saka stress, tapos lumalaking bewang? Opo, kasi una sa lahat ang insulin nagpapasikip ng ugat kapag mataas o yung mga blood vessel, kaya mas kokonti po yung daloy ng dugo papunta dun sa ari at mas hindi magkakaroon ng ereksyon. Kapag kulang naman sa tulog or less than 7 hours ang tulog, mas naglalabas ang katawan natin ng endothelin 1, kung saan nagpapasikip ng ugat at nagpapababa ng 10-15% ng testosterone. Huwag ho kayong mag-alala. Kasi naman, kapag bumalik na sa tamang dami ng tulog, maaaring maitaas muli ang testosterone. Ngayon, ang mga nabibilibang tableta ay para madagdagan ang kakayanan sa talik o para makatagal or para mapadalas ang hilig sa sex. Mali po yun. Ang tableta ay hindi pampadami ng performance sa sex, kundi para magamit ng tama. Kung kanino gagamitin ng tableta, depende na ho yan sa konsensya at moral ni mister, kung kanino niya gagamitin. Pero dapat sana sa kanilang mga partner or misis lamang. Pero alam nyo ba, yung mga gumamit ng tableta, 20-25% sa kanila ay hindi nagamot ang problemang erectile dysfunction. At 50% naman doon sa mga gumamit, ayaw na muling gumamit kasi maaaring nagkaroon ng side effect, hindi nagustuhan yung nangyari, or maaaring dahil mataas din ang presyo nito. Number 6, ang timbang ba o waist size o laki ng tiyan ay may kaugnayan sa laki ng ari? Ang paliwanag dyan ay oo, kasi kapag tumataba o lumalaki ang tiyan, ay mas nahihila yung ari papunta dun sa loob ng puson. Kaya mas bawas yung naka-expose na haba ng ari. Pero kung posible yung makapagpapayat ng 10 to 15 pounds sa timbang, ay masahaba ng half inch ang naka-expose dun sa ari. So, better na dun tayo sa mas payat. Parang nung mga teenager, hindi ba? Pagpayat pa, mas malaki din yung ari. Number 7, importante ba ang laki? At ang gamot ba ay makakalaki din ng size? Nako, hindi ho. Hindi ho magic ang gamot.
hardness ang importante para magamit ng tama? At ang huling kong tanong, makakatulong ba ang alak para mawala ang hiya? Oo, pero tandaan nyo, ang alak ay pampaantok kaya hindi ito makakasustain ng ereksyon. So, dapat pag-iinom ng beer, 1 to 2 lang, bottles, o kaya naman 1 to 2 shots lang kung iinom ng hard drinks. Alam nyo ho, ang problema ng kalalakihan ay hindi madali. Mahirap din naman ho ito para sa kanila. Iba't iba ang dahilan, pero kaya ako ho diniscuss kasi gusto ko magkaroon ng options. Yung mga magpapagamot o may mapagpilian sila sa mga gamutan, kumonsulta po tayo sa mga urologist at baka kailangan din ho ng mga psychologist or sex therapist para masagot yung problema pagdating sa sexual na pamumuhay. Kasi ho, ito ho mahirap or ikinahihiya ng iba, mahirap isabi, pero kailangan ho magamot para sa pag-iisip ng isang tao, para ho magamot yung mga problema. Kasi may dahilan yan, iba't ibang dahilan, iba't iba rin ang options na gamutan. Maraming salamat po.